Afternoon sa inyong lahat at summer na summer kaya kami ay naka-pang-summer. Alam mo, pupunta yung festival eh. Mm-hmm. Kunyari, mag-beach kami. Pero sobrang init po ng panahon ngayon at syempre, sa loob lang tayo ng bahay, gagawa tayo ng merienda. Dahil mainit, gagawa tayo ng cold coffee. Dalgona coffee. Kasama ko si DJ Sheena. Hi, hey peeps! I'm Senorita Bashi. Oh, ayan. So, ang gagawin natin ay Dalgona coffee. So, yung akin, iba, sa kanya, iba din. Papakita namin sa inyo kung ano yung difference. Mm-hmm. Diba? Kung makakagawa ba ako, kahit na ang gagamitin niya ay 3-in-1. Ako naman, yung sa kanya, pure coffee. Oo. Ayan. Ito ay Nescafe Classic. Nescafe, baka naman. So, ayan. Pero Nescafe, meron kami dito eh. Oo. So, simulan na natin. Let's go! Lagay na natin ang 3-in-1. Simulan na po nating haluin. Actually, meron talagang panghalo dito. Anong tawag dun? Whisk. Pero wala kami nun. So, medyo matagal-tagal to. Yan, haluin natin ng haluin hanggang sa mag-light siya. Ilang minutes kaya to? So, 5, ano ngayon? 4:50. Sabi na kalagay 10 to 15 minutes daw eh. So, haluin natin ng 10 to 15 minutes, okay? Cute nung sa akin. Yay! Parang chocolate syrup. Tingnan natin kung mag-work yung 3-in-1. So, akin yung pure. Nangangalay na ako actually. Nakakangalay pala talaga siya. Pero, best siya sa mga taong bored na bored at walang ginagawa. At saktong-sakto siya sa panahon natin ngayon. Meron pa kasi isang tip. Ano? Kung gusto mo mapabilis, lagay mo sa bote tapos i-shake mo yung bote. Ah, talaga? Mm-mm. Kita ko yun sa TikTok, guys. Guys, yung consistency nung akin, parang syrup po. Guys, yung call! Nalulungkot siya. Samantalang ako natutuwa. Pero feeling ko matapang. Parang caramel yung akin, no? Yung kulay. Akala ko kasi hindi mag-work yung 3-in-1. Kaya underestimate mo ko, ha? Pero mukhang nag-work kasi mas madali pong lumapot yung sa kanya kasi sa akin. O baka dahil sa pagganto lang yun. O kailangan din, ano talaga, effective yung paghahalo. Yun. Baka mabagal ako maghalo. Pero in fairness ha, pwede siya. So, mga gusto mag-exercise dyan. Kasi guys, napanood ko, nung tinry yung copy ko. Napanood ko kasi sa YouTube, nung tinry nila tong copy ko, hindi nag-workout. Feeling ko dahil baka masyado maraming cream to, yung gatas. Eh, itong Nescafe Original, baka konti lang yung gatas nila nakahalo. Kaya, madali siya mag-ano, mag-blend. Okay guys, so after, ilang minutes ba? 30 minutes! Ayan, so actually, 10 to 15 minutes to, pero depende naman sa inyo hanggat din nyo pa nakukuha yung gusto nyong lapot. Yes. So, pakita mo yun sa'yo. Tada! Oh! At yung akin. Ooh, foamy. Actually, mas malapot po yung akin. Kala namin di mag-work yung 3-in-1, pero nag-work sa kanya. Basta yung Nescafe Original yung ginamit namin. So, yun din yung gamitin nyo kung gusto nyong pabilis. Pero ito naman, malapot din naman siya. Game na. Let's start. So, lagyan natin sa ibabaw ng ice. So, ito na po ang dalawang fresh milk with ice. Cheers. So, mag-focus ka. Ayan. Wala. Okay. So, kung
mapapansin nyo guys, mas light yung akin. Sa kanya, mas dark. Pero okay, tikman natin. Oo. Haluan mo ng milk. Yan. Oo, ito haluan. Mmm, caramel. Mmm, sarap, pait. Patikim na lang sa'yo. Sino mo? Ako din, patikim. Exchange. Lagyan ko din ng milk. Ang sarap mo sa'yo. Mmm. Pait nga. Walang halong biro. Lasang caramel yung 3-in-1. Dalgona coffee. We win! Okay. Masarap naman siya. Pero medyo napadami lang siguro yung lagay ko ng kape. Tip guys, kailangan pantay-pantay talaga lahat nung ilalagay nyo ingredients. So actually guys, kanina habang hinahalo ko, medyo nilalasahan ko na medyo mapait. So siguro yung scoop ko ng coffee, medyo madami. Kung magsuscoop kayo ng dalawang coffee, dapat yung pantay lang sa ganito, yung manipis lang siya. So gumawa kami ng isa pang version. Ito po. Ito po ay 1:2. So, meaning, isang kutsarang kape at dalawang kutsarang sugar. Asukal. So, ang lasa naman ito ay tikman din natin. So, ito siya. Mas yan, okay. Mas okay siya. So, kung ako sa inyo, mas okay yung isang kutsarang kape. At dalawang kutsarang asukal. Kasi guys, ganoon naman talaga, di ba? Pag nagtitimpla tayo, mas angat lagi yung sugar. Kasi pag napadami natin yung coffee, wala na, pait na. Yes. Magkakape na kami and sana may enjoy nyo rin to sa inyong bahay. Cheers! Kasi ang dami na umuusbong ngayon, di ba? Oh. Mga sarado na yung mga coffee shop. So, dito na lang natin gawin sa bahay. Mm-mm. So, after nito, gagawa naman kami ng merienda. So, gagawin namin ang pancake. Prepare na natin ang nalagyan na ng pancake. So, kailangan din natin ng butter at ilalagay natin dito para hindi masyadong dumikit. So, ito na po yung pancake na ilalagay dun sa lalagyan. And then, ilagay na natin sa apoy. Painitin ng konti. Pancake din ako dito sa kabilang side. Iba naman ang flavor. Nutella or chocolate flavor. Gamit tayo ng chocolate or Hershey syrup. So, ito naman yung pancake. Luto na siya. Sa'yo yung chocolate. Akin naman yung cheese. Ayan. Akin naman yung cheese. So, ayan. May toppings pa tayo, chocolate chips. So, kainin naman natin to. Sarap na merienda natin, guys. Kain tayo. Kainan ni Kara. Kara's Kitchen! Sarap! Nakulit mong tala. Di ba tayo magtatay na to? Mas gusto ko yung cheese kasi sa chocolate. Guys, kung gusto niyo talaga na mas mabilis ng dalgona coffee, gawin niyo siya sa bottle para shake-shake na lang kayo. Although parehas lang naman nakakangalay, pero 'yun, tip lang naman. Okay, at dahil diyan maraming salamat sa inyong panonood. Sana mag-enjoy kayo. At habang nasa bahay tayo, gumawa tayo ng mga pagkakaabalahan natin kagaya nito. Baka may talent ka pala sa paggawa ng mga bagay-bagay kagaya ng dalgona coffee or mga pagluluto. Kung ano man ang gusto mong lutuin, gawin mo na siya. So, i-take natin yung time na to at yung chance na to para magawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa before. At syempre, gusto lang namin sabihin na stay safe and sa bahay lang po tayo lahat. Stay at home. Para mas maging maayos po ang lahat at mag-ingat po tayong lahat, mag-vitamin C at kumain ng mga prutas. Yun lang. So, kain na. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Subscribe.